Guys, good evening sa inyo. Welcome back to my channel, guys. Yung ating incubator dito. Okay? So, nakapekto talaga, guys, yung sobrang init ng panahon dito sa ating incubator. So, katulad na nito. Ito, guys. Halos din na gumagalaw yung sisew. O ang tuka nating yan, tuka ng sisew rito sa itlog. So, ito talaga, guys, yung nagiging epekto sa ating mga sa pag-incubation kapag mainit po yung panahon. Kasi pagkadating ko dito kanina, hindi po nabuksan nito ng yung ating incubator. Galing ako sa trabaho, hindi po nabuksan. At yung time kanina dito na umabot ng 38.0. At pagbukas ko, mainit talaga yung sa loob dito ng ating incubator. Ngayon, marami pa naman dito ang kano. Yan, nagtitilt. At ito, katulad dito, okay naman yung sisew. Yan, gumagalaw po. Ito, nagtitilt. Marami na po nagtitilt dito, yan. Marami po nagtitilt dito na itlog. So, ito, isang piraso na ito. So, pagkabukas ko ng egg incubator natin, nakita ko, wala nang buhay. So, yung gagawin natin, guys, buksan po natin ito. Kung ano nga ba yung possible na nangyari dito sa sisew. Kapag dry po yung sisew dito sa loob nating itlog, so possible yun na sobrang init po yung na consume ng ating itlog na ito, so nagdry na po yung sisew at namatay na po. Okay, pero kung basa naman, guys, yung loob ng sisew, ibig sabihin kulang sa init po yung ating incubator at sobra naman sa humidity. Okay, so buksan natin, guys, itong itlog dito na meron ng namatay na sisew sa loob. Okay, bali ito, guys, bubuksan na natin. Okay. So ito, guys, yung sisew. Okay. Yan. So, hindi pa po siya full develop. Yan. Hindi pa siya na full develop. So, yun siguro yung naging dahilan kung bakit hindi po siya nakalabas at namatay agad sa loob ng itlog. Ito po. Yan. Yan. Kasi, guys, observe ko kung bakit nagkaganito din yung mga sisyo sa loob ng itlog. Kasi nga, minsan nakakalimutan po. So, minsan din, guys, kasi nakakalimutan po nila yung mga kasama ko dito sa bahay na ikutin ito ng 3 times a day. Minsan, hindi nila naiikot. So, ganito po nangyayari. Pero kung kapag ako yung nag-incubate dito, as in, ako talaga taga-ikot ng 3 times a day, wala po akong ganitong nangyayari sa akin yung mga sisiw. Yan. So, yung sisiw natin, guys, basa. Okay? Basa po siya. Yan. At di pa po siya well-developed. Yan. Nakalabas pa yung mga bituka niya. So, same din, guys, yung sa una natin na na-upload the video. Yun po yung naging development din. Same dito. Pero yung una na yun, buhay yun. Pero, na totally developed. Pero patay, namatay din siya pagkalabas. Pero ito, sa loob ng itlog, patay na agad. Okay, so hindi po siya nakalabas. So ngayon, ito yung nangyari. Yung gagawin ko na lang rito, syempre ililibing ko na lang ito. Itong namatay na ito. Tapos yung iba na yan, na ito, katulad yan, i-observe natin, guys, kung makakalabas ba sila or hindi. Kasi nga, sa sobrang init ng panahon, ito nangyayari din minsan, namamatay. Tapos, during incubation din, guys, namamatay din mga embryo sa sobrang init. So, katulad nito, hindi pa well-developed. Sayang din, guys, kung palagi na lang ganito yung mangyari sa ating mga sisew na in-incubate. Okay, so, isa din po, guys, sa nag-i-epekto nito, yung hindi po inikot ng 3 times a day yung mga itlog natin. So, nag-stuck lang. So, hindi po siya na-develop na maigi. Okay?
So yun lang guys. So sayang. Meron sa yun tayo dito kano crossbreed ng black meat at saka black astralop. Yan. Okay.